وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا أما بعد سلهات po ng mga estudyante na nag-aabang o nakaantabay palagi sa mga aralin natin patungkol sa Arabic class for beginners. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang atin pong pag-aaralan sa araw na ito, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, ay patungkol sa huruful hijaiyah. Ibig pong sabihin nun ay Arabic alphabet. At ang pag-aaralan po natin ngayon sa araw na ito ay kung paano po natin isusulat ang mga letra na ginagamit po natin sa Arabic alphabet. Kung paano po natin isusulat ang alif, letrang alif, letrang ba, letrang ta, hanggang sa pinakahuling letra na ginagamit natin sa wikang Arabic, at iyon po ang ya. Ang ibig pong sabihin ng aralin natin sa araw na ito ay kung saan po tayo mag-uumpisa. Halimbawa po, kung isusulat po natin ng alif, ay saan po tayo mag-uumpisa? Mag-uumpisa po ba tayo sa gitna, mag-uumpisa tayo sa itaas, or mag-uumpisa tayo sa ibaba? So yun po ang pag-aaralan natin sa araw na ito, insha'Allahu subhanahu wa ta'ala. At bago po natin simulan ang pag-aaral natin o ang aralin natin sa araw na ito, ay mas mainam po na bawat isa po sa atin ay kumuha po ng kanyang papel at kumuha po siya ng panulat para every time po na magbibigay po tayo ng pamamaraan kung paano po natin isusulat ng tama ang isang letra ay pwede niya po itong sundin. Okay? So habang nagbibigay po tayo ng pagpapaliwanag o pamamaraan paano isulat ang isang letra, ay susundin niya po ang instruction at isusulat niya, gagayahin niya kung ano ang pamamaraan ng pagsulat sa letrang iyon, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So naway meron na po kayong mga papel at meron na po kayong mga panulat, at umpisahan na po natin ang aral natin sa araw na ito. So ang una po ay mag-uumpisa po tayo sa letrang alif. Okay, so ang instruction po natin ay kung saan po nag-uumpisa ang unang numero, halimbawa po number 1, ay doon po kayo mag-uumpisang magsulat, at patungo po sa number 2, number 3, or kung saan man aabot ang numero na gagamitin natin sa letrang iyon. O halimbawa, mula sa number 1 hanggang number 2 lang, ay yun lang po ang inyong sundin. Halimbawa ay number 1 hanggang number 3, ay ang tatlong numero po na iyon, yun po ang inyong sundin. Halimbawa, number 1 hanggang number 4, yun po ang sundin ninyo hanggat sa saan aabot ang numero na ating ibibigay, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakaunang letra po na ating isusulat ay ang letrang alif. Okay, so paano nga ba isulat ang letrang alif? So ganito po isulat ang letrang alif. Mag-umpisa po tayo sa number 1 papunta sa number 2, at ang tawag po niyan ay alif. Pangalawa ay letrang ba. Okay, mag-uumpisa tayo sa number 1 patungo sa number 2, at ang number 3 po ay isang tuldok. Ang tawag po sa kanya ay ba. At ang pangatlo ay letrang ta. Okay, sa number 1 hanggang number 2, at ang number 3 po ay dalawang tuldok. Okay, yan po ang letrang ta. Ang kasunod po niyan ay letrang tha.
Okay, mag-umpisa sa number 1, number 2, at ang number 3 po ay tatlong tuldok. At ang tawag po dyan ay Tha. Kasunod po dyan ay letrang Jim. Okay, mag-umpisa sa number 1, number 2 hanggang number 3. Number 4 po ay isang tuldok sa gitna. Ganyan po isulat ang letrang Jim. Kasunod po sa kanya ay letrang Ha. Okay, ang letrang Ha ay ganyan po siya isulat at wala po siyang tuldok. Okay, ganyan po ang letrang Ha. Kasunod po ay letrang Kha. Okay, mag-umpisa sa number 1, papunta po sa number 3 at ang number 4 po ay isang tuldok sa itaas. Yan po ang letrang Kha. Ang kasunod po sa kanya ay letrang Dal. So ganito lang po mula sa number 1 hanggang number 2. Ganyan po isulat ang letrang Dal. At ang kasunod po niya ay letrang Dhal. So mag-uumpisa sa number 1, number 2 at isang tulok sa itaas. Yan po ang Dhal. At ang kasunod po niya ay Ra. Okay, letrang Ra. Okay, number 1 hanggang number 2 lang po. Pahaba po siya. Ganyan po ang letrang Ra. At ang kasunod po sa kanya ay Zai. Okay, letrang Zai. Mula sa number 1, number 2 at ang number 3 po ay isang tulok sa itaas. Okay, Zai po ang tawag sa letrang iyan. At ang kasunod po niya ay letrang Sin. Okay, number 1 to 4. Susundin nyo lang po kung paano siya isulat. Yun po ang letrang Sin. At kasunod po niya ay letrang Shin. Okay, number 1 papunta din po sa number 4 at ang number 5 po ay tatlong tuldok sa itaas. Yan po ang letrang Shin. At ang kasunod niya po ay letrang Sad. Okay, so mag-umpisa sa number 1 papunta po sa number 4. Ganyan po ang letrang Sad. Sundin nyo lang po kung paano siya isulat at inshallah matututo rin po kayo kung paano siya isusulat. At kasunod po niya ay letrang Bad. Kagaya po siya ng Sad, ngunit may number 5 po, isang tulok sa itaas. Ang tawag po sa kanya ay Bad. Kasunod po ay letrang Pa. Okay, number 1, mag-uumpisa po tayo sa itaas, papunta po sa ibaba hanggang sa number 4. Yan po ang letrang Pa. Kasunod po ay letrang Va. Okay, mag-uumpisa din po sa itaas, punto sa number 4. At ang number 5 po ay isang tuldok po sa kanyang itaas. Yan po ang Va. At ang kasunod po ay letrang Ain. Okay, number 1, mag-uumpisa po hanggang sa number 3. At ang tawag po sa kanya ay Ain. At ang kasunod po ay letrang Ghain. Okay, ito po yung tawag natin dito ay GH po ang tawag, ang sound niya sa wikang English. Okay, 1 to 4 po. May parang Ain po siya ngunit may tuldok sa itaas. At ang kasunod niya po ay letrang Fa. At ang Fa ay mula sa number 1 hanggang number 2 at ang number 3 po ay isang tuldok sa itaas. Okay, letter F po ang kanyang katumbas sa wikang English. Kasunod po niyon ay letrang Kaf. Okay, ang Kaf ay mula sa number 1 papunta sa number 2 at ang number 3 po ay dalawang tulok sa itaas. At ang tawag po sa kanya ay Kaf. Ang kasunod po ay letrang Kaf. Okay, letrang Kaf or letter K sa wikang English. So number 1 hanggang number 3 po, yun po ang letrang Kaf. Kasunod po ay Lam. Okay, at ang katumbas nito ay letter L sa wikang English. Okay, mula sa number 1 hanggang number 3. Yan po ang letrang Lam. Kasunod po ay letrang Mim. Okay, mula sa number 1 hanggang sa number 3. At ang katumbas niya ay letter M sa wikang English. Kasunod po ay letrang Nun. Okay, mula sa number 1 papunta sa number 2 at ang number 3 po ay isang tulok sa itaas. At yan po ang letrang Nun. At ang kasunod po ay letrang Ha. Okay, so number 1 hanggang sa number 4. Okay, sundan nyo lang po kung paano siya isinulat sa video ng ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. At ang kasunod po nun ay letrang Wow. Mula sa number 1 papunta po sa number 3. Okay, at ang katumbas niya po sa wikang English ay W. At ang panghuling letra, ito po ang pang 28 letra. Ito po ay letrang Ya. Okay, mula sa number 1 papunta sa number 4 at na number 5 po ay dalawang tuldok sa ibaba.
Okay, so iyon po lahat ang pamamaraan kung paano po natin isulat ang mga letra sa Arabic alphabet. Nag-umpisa po tayo sa alif at nagtatapos po tayo sa letrang ya. Okay, so kung hindi nyo po masyadong nasundan sapagkat medyo mabilis po ang pagpaliwanag sa kanya mula sa umpisa ng video kanina, ay pwede nyo pong ulitin or mas mainam po, pinakamainam na ulitin nyo po ang video at every letter po, okay, kada letra po na matatapos po natin ay i-post nyo po ang video at gayahin nyo po ang pagkasulat sa kanya. Mag-umpisa po kayo sa letrang alif. Pagkatapos po nun, ulit-ulitin nyo po mula sa isang beses hanggang sa tatlo or limang beses hanggang sa ma-perfect nyo po ang pagkasulat sa kanya. After po nun ay i-play po ninyo ang video at mag-transfer po kayo, tumungo po kayo sa pangalawang letra, sa letrang ba. At ulit-ulitin nyo po iyon ng 2, 3, 4, 5 or 10 ulit, depende po sa inyo kung kailan nyo po masusulat ng perfecto ang letrang iyon. At didirekta naman po kayo sa pangatlong letra hanggang sa matapos nyo po ang pinakahuling letra at iyon po ang letrang ya. Okay? Naway may natutunan po kayo sa ating aralin sa araw na ito. At more on practice lang po inshallah subhanahu wa ta'ala. At magiging maayos din at magiging perfecto din po ang pagsusulat ninyo sa mga letra na ginagamit natin sa wikang Arabic. Okay? So hanggang dito na lamang po. Naway may nakuha po kayong aral sa ating lesson sa araw na ito at naway ibahagi po ninyo ang kaalaman na inyong nalaman mula sa ating mga aralin sa inyong mga kakilala na nais din pong matuto sa wikang Arabic. Okay? At para naman po sa mga baguhan sa channel na ito ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-like nyo din po at i-share nyo po ang mga videos na makikita po ninyo sa YouTube channel na ito. Nang sa ganun ay lahat po tayo ay makakuha ng gandimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang po. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala dawam at-tawfiq was-sadad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم.